Totoo lang, ang kailangan mo lang gawin, buksan mo isip mo. So ito na ngayon. Kinabahan na ako, lahat tayo may kaba. Hindi ko alam sa'yo kung anong kaba mo ngayon. Basta itong kinabahan ako noon. Ang kaba ko, paano ko pag-aaralin yung mga anak ko? Bakit? Kung humina ang garment sa Pilipinas po, lahat ng client ko lumipat ng China. Kasi sa China, mura ang labor, sa China ganito, sa China ganyan. So, nakinabahan ako, sabi ko, Lord, paano ko pag-aaralin yung mga anak ko? Punta ka ng Divisoria. Ang damit, made in? China. Sapatos, made in? Cellphone, made in? Halos lahat ng gamit, made in China. Sabi nga sa kasabihan, God created the world, but all things in the world, made in? China. Grabe, no? Buti na lang, mga kaibigan, ang ganda ng timing ni God. Bakit ang ganda ng timing? Yung kalakasan ng brokerage ko, na-invite ako sa ganitong klaseng business, which is network marketing. Pero nung in-invite ako, ganitong mindset ko, may nag-invite sa akin. Ang unang kumpanyang sinalihan ko, mga kaibigan, hindi naman to, this is my second company. Ang unang kumpanyang sinalihan ko, itago natin sa pangalang Forever Living. Okay? Secret lang yan, ha? Okay. So, hindi ako kumita ng malaki doon. So, in-invite ako, sabi ng kaibigan ko, pre, may negosyo tayong pupuntahan. Sama ka na. Una, pumunta muna sa bahay. Nung nakita niyang may auto na ako, may bahay ako, tapos, hindi ako nag-abroad pero dollar earner ako because customs eh. Alam naman sa customs, di ba? Kaya nga pag ako naging presidente, tatanggalan ko sila lahat ng lamesa para wala nang under the table. Yan lang ako ng paraan, under the chair naman. So doon ako napagod eh, sa under the table. Personal ko yon. So ito nangyari. Sabi niya, pare, hindi mo na kailangan yung ano ko, yung business ko sa networking kasi okay ka na. Kasi kumalay mo. Pinagbigyan ko siya. Pero habang papunta pa lang kami sa office sa Green Hills, ang mindset ko, mga kaibigan, di mo ko kaya. Lahat ng sasabihin ng speaker, babarahin ko. Sa mind ko, ha? Kaya nakita ko dito may bumabara eh. Ah, wala na. Nagbukas na siya. Okay na siya. Okay na. Thank you, Brad. Hindi, joke lang. Okay, so ito na ngayon. Sabi ko, babarahin ko sa isip ko. Sa isip ko lang. Kasi daming tao eh. So sabi ng speaker, umupo na kami. So, ganyan, nandyan ako sa second row. Ganyan, upo ko, Brad, ganyan. Tapos, hindi, joke lang. Okay, Albert. Okay, so nakaupo ko dyan, sabi ng speaker, hinataw niya yung whiteboard. Hindi ito pwedeng atawin sa salamin eh. Hinataw niya, ginano niya, oh. Speaker, my team, sabi niya, hinataw niya, pag, ginano niya. Dito sa FLP, kikita ka ng 30 mil buwan-buwan. Alam mo, sabi ko sa sarili ko, naimig ka, dollar earner ako. Ginano ko. Dollar earner ako, hindi pa ako nag-abroad. Hinataw niya ulit, sabi niya, dito magkaka-auto ka. Sabi ko, manahimik ka, brand new adventure ko, nasa baba. Ginanong ko, sabi niya, dito magkaka-bahay ka. Sabi ko, may bahay na ako. Sabi niya, hindi tinatanong kung sino ka, ang speaker niyo today, high school graduate. Manahimik ka, first year ako. Ginanong ako, ang dami kong pangontra sa kanya. So sa madalit sabi, hindi niya ako kaya. Tama? Kasi nga, papunta pa lang ako dito, pumayag akong sumama sa kaibigan ko, pero sinarado ko na isip ko. Yun ang time na yun. Kaya, meron dito na pinagbigyan ka lang. Okay lang yun. At least, nakita ko na siya ngayon, tumatawa na. Ah, kanina nakasimangot eh. Sabi mo, kainan. Sabi mo, birthday. Okay, nakita ko. Pero ngayon, tumawa na siya. Kanina nakasimangot eh. Peace. Dito na. Sabi ko sa kanya, o pre, uwi na tayo, uwi na ako. Sabi niya, di bro, huwag mo na. Total, nandito ka na rin lang. Bigyan mo pa ako ng 5 minutes, may magsasalita. So ito, magsasalita, may tinawag. Sabi niya, ladies and gentlemen, patunayan natin ang ganda ng business na to. Please welcome the top earner of this company, Mr. Jun Quintanar. Tinawag, pak, tumayo. Sabi niya, you know guys, yan, mga guys, doon ko natutunan yan eh. You know guys, sabi niya, because of this business, sabi niya, I earn 1 million a month. Wow, gusto kong malaglag sa bangko. Dalawang naisip ko. Totoo ba yan? Or kalokohan yan? Tama? Sinong bubulahin mo 1 million a month? Parang gano'n. Sa mind ko lang yun, ha? Kaya lang naisip ko, what if totoo yun? Kaibigan, walang bulahan. Kung ikaw ay kikita na 1 million isang buwan, ilang pamilya ang pwede mong matulungan, lalo na pamilya mo? Ilang bata ang hindi nakakapag-aral, pwede kang mag-sponsor kahit 10. Kahit man lang school supplies, pumipila sila taon-taon, hindi ka politician. Sarap ng buhay, di ba? So doon ako nag-isip. Sabi ko, grabe, no? Gusto ko 1 million. Sabi ko na, Sir Lord, gusto ko na 1 million. Totoo lang po, walang bulahan. Ang Pinoy mukhang? Pangarap. Pangarap.
Mukhang negosyante. Karami naman kayo. Negosyante. Sakit yung salita. Pera agad. Mamaya na yun. Okay? So sabi ko sa sarili ko, gusto ko yan. Simula nun mga kaibigan, nag-join ako. Tapos hindi ako kumita ng malaki. But the good thing is, yung knowledge doon mga kaibigan, nung nagsante ako mga kaibigan, nadala ko. Okay? Nung nadala ko siya, nakalimutan ko ng first year high school ako, nakalimutan ko ng squatter area, squatter boy ako, kaya kong tumayo sa harapan dahil isa lang ang alam ko. Ang isi-share ko sa mga sa inyo, sa first timers, opportunity. Okay? Kasi sabi ko nga, kung wala ka ng pag-asa, dito mga kaibigan, pwede kang magkaroon ng pag-asa. Okay? So, umpisa na natin yan. Kasi nakita ko na yung nakasimangot kanina, tumawa na eh. Okay? So, okay. Now, mga kaibigan, umpisa na tayo. Okay. So, of course, sa mga first-timer, welcome. Welcome kayo sa Sante. Okay? So, palakpakan niyo yung mga first-timer. Okay. Welcome kayo, mga kaibigan. Sabi ko nga, okay lang sa akin kahit di ka sumali. Ang importante, paglabas mo sa kwartong ito, mababago na yung pananaw mo sa buhay. Nasasabihin mo, dati walang pag-asa, nasasabihin mo ngayon, may pag-asa pala. Okay? Now, next. Ito yon. Sa dami ng tao na kausap ko dito, mga kaibigan, mayaman, middle, at mahirap, lahat sila tinanong ko. Anong tanong ko sa kanila? Gusto mo ba ng progress? Ang sagot nila lahat, oo. Tama. Lahat kayo tatanungin ko kung gusto niyo ng progreso, lahat ang isasagot niyo is oo. Tama ba? Tama o correct? Tama. Okay. Okay, so tinanong ko sila. Kaya lang ito yung malungkot na kasabihan. Progress is impossible without change. And those who cannot change their mind cannot change anything. May pumalakpak na naman. Kaibigan, maliit lang ang utak, sa totoo lang, maliit lang ang utak, pero yan ang sisira at aayos ng buhay mo. Okay? Tandaan nyo, totoo yan. Kasi ako, nung pinag-aralan ko, tama eh, no? Totoo talaga eh. Kasi binakapan po yan, mga kaibigan, ng scripture. Sabi po sa Proverbs 4:23, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Ibig sabihin, kung ano yung iniisip mo, yun ka. Pag iniisip mong wala kang pag-asa dito, sorry to say, wala kang pag-asa. Pag iniisip mong talo ka, talo ka talaga. Pag iniisip mong panalo ka, panalo ka. Tama? Back up yan dito. Sabi nung isa, nakita ko may sumipa. Sabi ko na, Bible study to eh. Uy, ganun, no? Sabi ko na, Bible study to eh. Kaibigan, hindi to Bible study. Trivia lang ito. Amen? Amen! Amen. Okay. Now, ano kayo eh. Okay. Gusto ko lang ipakita sa inyo na si God mabait. Kaya kanya dinala dito, mga kaibigan. Okay, ito na. Okay na. Kaya kanya dinala, kaya niya inalaw na umupo ka dyan para makita niya yung opportunity. Tama? Na sana gumanda buhay mo. Kaibigan, ito lang ha. Pauna ko lang sa inyo ha. Wala kaming kapangyarihan na baguhin ang buhay ninyo. Wala. Hindi kami mangkukulam. Okay? Pero guluhin ang buhay mo, meron. Bakit? Paano may papaliwanag ang first year high school na katulad ko, 6-digit ang income every month? How come ikaw, magna cum laude ka? Kanong sweldo mo? 10,000. Grabe magna naman yun. Okay? Okay, again. Continue tayo. So, kaibigan, ang Sante pala, by the way, ha? Ang ibig sabihin ng Sante sa salitang French ay health. Okay, we're in a health business. Kaya napakagandang gawin tong negosyo na ito. Okay, of course, konting wrap lang natin ng konti, sila yung nagpapatakbo or sila yung nagli-lead sa atin. Where's the eraser? Ito. Okay. Noong araw, mga kaibigan, sa MLP ako nagpipresent noon, wala pang projector. Kung ginagamit namin, whiteboard lang. So, hello? Aba, ikaw nagbigay nito, ha? Buti. Hala? Whiteboard marker naman, ha? Kaya kong bayaran yan. High performance. High performance. High daw. Dali, ha? Mautak to, no? Okay.
See? Pinakamagaling na janitor sa balat ng lupa. Okay, now. So mga kaibigan, kami nung araw, walang projector. Walang projector. So ginagamit namin, Okay, ang ginagamit namin nung araw, mga kaibigan, whiteboard. So kung magbura kami, binubura namin ganyan. Kaya lang, nung nagpe-present ako, pag ganyan ko, 20 yung guest, 20. So habang binubura ko, nung matapos na, malapit na, 10 na lang. Di, bura ko ulit, baka umihi lang, ganyan, ganyan. 5 na lang. Maya-mayang konti, isa na lang. Alam mo, ganyan na ako magbura. Sabi ko, wag ko na alis. Dito na. Nung matapos ako, mga kaibigan, sabi ko sa kanya, pare, sabi ko sa kanya, payaman ka. Sabi niya, bakit sir? Sabi ko kanina, 20 tayo. Biglang naging 10, naging 5, hanggang naging 1, ikaw na lang. Bigyan mo ako na isang matinding dahilan kung bakit ka nagpaiwan. Alam mo, sabi niya sa akin, sir, ako pong janitor dito. Hinintay lang kita matapos, nilipitin ko na yung mga bangko. Sir Aba, ayaw mabura sir, ha? Okay, now. No problem. So mga kaibigan, sila yung nagpapatakbo. Okay, si Joy Marcelo, Maminet, Sir Eric, and Paul Caluwag. Na-excite ako, natutuwa ako sa kanila, you know why? Kasi mga kaibigan, hindi sila ipinanganak na mayaman. Sila ay umaman sa ganitong klaseng business. So, di ba, may kasabihan, if you want to become successful, follow successful people. So, pag sila umaman, malamang, yayaman din tayo pag sila yung kasama natin. So, dun ako na-amaze sa kanila. Okay? Next. Okay, of course, hindi basta-basta yung kinuha ng kumpanya na maging endorser natin. Alam mo, sa totoo lang, dapat hindi si Piolo. Dapat ako. Busy lang ako. Okay, so, could you imagine mga kaibigan, kinuha nila yan, hindi yan libre, biniyara nila. At ang good news mga kaibigan, si Piolo nung araw mga kaibigan ay hindi pa siya pumasok sa atin dahil nakakontrata siya sa I Want To Be Complete. Itago natin sa pangalang Centrum. Okay? Sabi niya, nung araw nagbabarli siya pero binibili niya. Binibili niya. Nung naging endorser siya, tuwan-tuwa siya. Bakit? Bayad na siya, libre pa. Kuya Kim, ganun din.